Welcome mga ninjas, I'm Alexis, your friendly neighborhood hacker that will help you improve your cybersecurity. And today, magre-react tayo sa computer ni Architect Oliver Austria. Yes, siya nga. And titignan natin kung makakapasa ba ito sa mata ng isang ethical hacker. And bukod dyan, pag-aaralan din natin kung paano ba ginagawa ng mga hacker ang pag-i-spy sa webcam, sa microphone, and kung ano pang device na meron ka. And syempre, kung paano ka makakaligtas from that attack. Watch until the end. My mic of choice, which is this HyperX Quadcast mic. The thing I love the most about this mic is it is a USB plug and play microphone. So take note natin yun, no? Gumagamit siya ng USB plug and play microphone. Also, this mic has a ton of beginner-friendly features. One of its features is it has this easy access gain knob right here, so you could easily adjust the volume of your mic. Then you could easily gain this mic just by tapping on top. Right there. But the most important thing I love about this mic is its aesthetics. S. Can't even pronounce it, man. Aesthetics. So as you guys could see, there's some red lighting shining through the front grille right there. And then the shock mount has red garter, which is a nice touch. Anyways, that side onto the center of our table. So this keyboard that we are using right here is the Corsair K63. Wireless mechanical keyboard. So for those of you who do not know what a mechanical keyboard is, basically it has switches that has mechanical moving parts in them, thus the name mechanical keyboard. Beside that, we have our Logitech G Pro wireless. Again, another wireless. I'm a huge fan of wireless, even though there's a wire right there. Heto guys, parami nagtatanong, pwede bang ma-hack ang wireless keyboard? So, ang sagot ko is, yes, pwede. Posible. Meron tayong tinatawag na key sniffer na kung saan ang kailangan lang ng hacker is laptop, antenna, USB radio, and after that, pwede niya nang masniff if ever na malapit yung hacker sa kanya kung ano yung mga tinatype ng mismong taong yon. Kaya lagi nilang sinasabi, okay, mas maganda mag-wired keyboard or mag-bluetooth keyboard. So, ayun siya. Ang kaso nga lang, possible na secure pa rin dito si Architect. Bakit? Ang vulnerable lang naman doon na mga company o na mga product is HP, Toshiba, Kensington, Insignia, Radio Shack, Anker, General Electric, Eagle Tech. So yung walong yun na produkto ng wireless keyboard. So if ever na yun yung ginagamit ninyo, mas maganda na gumamit lang kayo ng wired. Pero dito, sa nakikita natin kay Architect, gumagamit siya ng Corsair, which is hindi naman vulnerable dun sa key sniffer. So, okay na yon. Pero eto, okay to, Architect. Secure ka pa. I'll explain that later. Alright, so above the keyboard, we have here some wireless earbuds. So, I use this wireless earbuds whenever I'm editing late in the night. Possible din yung sinasabi ko na key sniffer style na attack dito sa earphone. Ang kaso nga lang, hindi naman siya ganun ka-relevant kasi ano naman kung malaman ko kung ano yung pinapakinggan mo. Halimbawa, nag-Spotify ka lang tapos narinig ko kung ano yung mga music na gusto mo. Parang okay, mali ba na lang kung private yung pinag-uusapan nila, di ba? In short, hindi siya ganun ka-relevant or hindi siya ganun ka-delicate. Want my neighbors to hear my super corny jokes. I just pop this into my ears and bingo malingo, total silence for everyone. Anyways, beside that we have this random wire right here. Basically it has a magnet and then you attach a bunch of its dongles onto USB charging things that you have, like this mouse. This mouse has a USB charging port which magnetizes onto this wire. So if you guys would look, place our wire right there and it is going to magically attach itself onto that dongle right there. Then let's say our keyboard is running low on juice, you just remove that from our mouse, then just align this on the top of our keyboard like so, and it should just attach like abracadabra, you are now charging stuff. So actually parehas kami ni Architect, no, na mahilig sa mga ganyan kasi yung pagsuksok
madalas pa, no? mahirap magpasok eh, no? At least dyan, hindi na tayo mahirapan magpasok. So, okay yan. I also use this for my wireless earbuds, like that, and also for my phone, like so. So this doodad right here is the Elgato Stream Deck. Basically, it's just a lazy man's macro keyboard. So let's just open Google. So I'm gonna click that. Boom, there you go, Google is open. So let's say I want to open Photoshop. Bam, nothing happened. So kung napapansin nyo rito sa screen ni Architect, gumagamit siya na tinatawag nating Windows na operating system. And madalas, sa ganitong operating system, ano nga ba talaga yung madalas na naiging problema sa security? Heto, madalas ito yung sakit ng mga Pinoy. Mahilig tayo sa libre. Kaya ang ginagawa natin, namimirata tayo madalas ng mga premium na software. Such as mga Photoshop, Microsoft, and na products, and kung ano pa. For sure, siguro premium naman to, no? I mean, binayaran niya kasi Architect naman siya, may million views naman siya, and may isa pa siyang channel na may kalahating million na views na subscribers. I think kaya niya namang bumili ng Photoshop. Correct me if I'm wrong, Architect, ha? Ayan, so ngayon, paano nagiging problema yung pamimirata? So later on, ipapakita natin hands-on, no? Gagawa ako ng parang legit na software na kung saan pwede nating ilagay sa torrent, tapos i-download nyo yun, i-install ninyo, nang hindi nyo alam, backdoor na pala. Yes, karamihan ng mga dina-download natin na pirata o pirated is may backdoor na. Yes, guys. So technically, if meron siyang backdoor, magkakaroon ng kapangyarihan ng hacker para kontrolin ang computer mo anytime, anywhere, remotely, via the internet. So if ever, natripan niya, no? Na, uy, ito, mahilig tumamirata. So sige nga, tignan ko nga lahat ng files niya. Hack ko nga yung webcam niya. Hack ko nga yung audio niya. Ayun. Kaya maraming mga Pinoy na talagang kayang-kayang ispy ng mga hacker kasi mahilig tayo sa pirata. Isa lang naman ang remedyo dyan. Huwag kang mag-download ng pirata. Yung iba pa nga eh, ang ginagawa. Okay, nag-download sila ng pirata na software. Tapos yung antivirus nila, kina-count na yun as malicious. Although, hindi naman siya laging malicious, no? Pero most of the time, no? Malicious yung software na yon. So, ang gagawin natin is i-whitelist natin siya o i-turn off natin yung firewall or yung antivirus natin para lang hindi siya ma-detect. Tapos, meron pang mga ginagawang technique yung mga hacker na kung saan naglalagay sila dun sa readme.txt o install.txt o kung anumang note dun sa software na dinownload mo na please turn off your firewall before installing. So, technique yon ng ibang mga hacker para, syempre, mas maging smooth yung pag-hack nila sa'yo. So, natatandaan ko na, no, nung Black Hat pa ako, pag gumagawa ko ng software na ganun, sinasabi ko, okay, please turn off your firewall before installing. Also, please turn off any security features that you have, such as antivirus and blah, 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 blah. Well, ganun yung mga technique ng mga hacker, no? If ever na gusto nilang makapaglagay ng backdoor o ng malware using yung mga pirated software na dina-download ninyo madalas. Oh no, there you go. Photoshop is opening. And located on top of our Elgato Stream Deck is one of the most important parts of a PC, which is a screen. So right here we have the MSI 37-inch curve monitor. Okay, so on top of our monitor is this Logitech webcam. I believe this is the C920. Then I 3D printed this webcam cover right here, which goes on top of it. But you know, just in case someone wants to hack my webcam while I'm sleeping and you know, be all creepy like, we just close that. And bye bye, creepy hacker, you cannot see. Actually, kinocomment ko rito si Architect Oliver sa ginagawa niyang to. Sobrang kaunti lang ng mga non-IT na nakikita ko gumagawa nito na tinatakpan yung webcam nila. Nice, Architect! So, akala kasi ng marami sa atin, kadalasan, hindi ma-hack yung webcam nila. Na imposibleng ma-hack yung webcam nila. Pero, posible yun, guys. Mamaya, gagawin natin yun. Para lang maipakita ko sa inyo na ang dali lang nun, kayang-kayang gawin yon and posibleng gawin yon ng hacker. Nangyayari to, itong sinasabi ni Architect. So hindi ko alam kung ano yung background ni Architect, no? O anong kwento niya. Bakit aware siya sa ganito. Siguro, one time, no? Pag nagkakwentuhan kami and nalaman ko kung ano yung kwento tungkol dito,
ma-share ko sa inyo. Or baka ma-share niya na rin sa inyo sa mga videos niya. Meron ditong nakalimutan si Architect na possible nakakalimutan niyo din. Microphone. Yes, microphone. Ano namang meron dito sa microphone? Ang hacker pwede makapag-spy via webcam. Yes, and ngayon nasarado na ni Architect yung webcam niya. Pero possible dumaan pa rin yung hacker through microphone. Tandaan natin guys, meron siyang microphone na isa doon na nakasaksak, which is yung plug and play niya na reddish na mic. Itong webcam na to is almost lahat ng webcam merong tinatawag na built-in microphone. Okay? Possible, i-access din ng hacker yan. Ngayon, paano natin masisecure yung sarili natin para sa mga nag-i-spy through microphone? Para hindi nila marinig kung ano yung mga pinag-uusapan nating sikreto. Kung ano man yung mga ayaw mong malaman ng hacker. Simple lang, bunutin mo yung nakasaksak na microphone o webcam dun sa desktop mo. And kung ang gamit mo naman is laptop, i-turn off mo muna lahat ng mga microphone na hindi mo naman ginagamit. So, bakit ganun, no? Ganito lang yan, guys. Ang simple lang yung logic natin. Once na merong electricity na nagra-run dun sa device, whether it's via battery, merong pa rin connection possible na mangyari. Pwede pa rin niyang ma-turn yung na-generate na data nung device na yon through ones and zeros. Basta merong electricity dun sa loob. Okay? Para sure tayo, no? In case na nahack na or nahack na yung mismong software niya, so yung mga ones and zeros hindi na natin kontrolado kahit na it-off natin yung camera via software or via our hardware, para sure tayo, alisin natin yung tinatawag na power source or yung electricity. Okay? Ayun. So, nandito tayo sa hacking box natin at naghihintay tayo na merong mag-install ng malware natin. And ito yung target natin na i-hack itong Windows machine na to. And yung may-ari nitong Windows machine na to, download ng download ng pirata. So, for example, ito nga, Photoshop, tapos Office, tapos ngayon, i-install natin, kunwari, yan, install talaga natin. And in the background, hindi natin alam, no, si hacker nagkaroon na ng meter-peter access. So, ngayon, ano naman yung meter-peter access? So, marami tayong pwedeng gawin dyan, no? And isa sa mga pinaka-creepy na pwede natin gawin once na meron na tayong meter-peter access dun sa machine, dun sa computer ng target natin, is mag-record ng mic, mag-record ng video, and picturean siya. So, try. Ayan. Kung nakita niyo, itong file name na to is ito rin siya. Ayan. So, nakuhaan niya ako ng picture. So, ngayon, bukod sa picture, webcam stream naman tayo, no? Tignan natin kung gaano ka-creepy to. So, sabi niya, punta daw tayo dito sa HTML na to. I think magpa-pop up naman yon. Kung hindi magpap... Ayan. Natin. Medyo mabagal lang siya, no? Ayan. Hello! Hacker, hello! Bang, bang! Isa sa mga big brain na ginawa ni Oliver is yung pag-download niya ng antivirus. And yung antivirus niya, kung nakikita niyo rito, isa to sa mga video niya na about sa SketchUp. So, lumitaw dun sa ilalim na mayroon siyang Avira. So, Avira is a good choice kasi based on TechRadar, Avira is top 5 worldwide as of 2020 na antivirus. So, Bitdefender, Kaspersky, Trend Micro, ano pa ba? Norton, yan, okay yan. Okay ang mga yan. AVG, Avast. Sobrang tagal lang yan sa industry. So, ayun. Pero kahit na meron kang antivirus, guys, hindi ka pa rin 100% secure sa cyberspace.
Kasi wala naman talagang 100% secure sa cyberspace. Eh, Alexis, ano pang gagawin natin dito? So, ang pwede natin gawin is to lessen the risk every day. So, kung araw-araw nililessen mo yung risk by updating your password or kung by not downloading sa mga piratang software or ano pa ba? Actually, marami pa tayong pag-uusapan, no, kung paano talaga mag-secure ng laptop and ng mobile phone. As in yung privacy, ano talaga, no? Pero dito sa reaction video natin, isa sa mga common lang, no, na ipapakita ko sa inyo or na pag-uusapan natin is yung huwag kayo guys mag-install ng pirata. Bukod sa nakakatulong na kayo sa mga vendor nun, natutulungan nyo rin yung sarili nyo para maging secure. Madalas, ayun yung naging gateway ng mga hacker para makapagpakalat ng ransomware at kung ano pang mga malware na pwedeng ikapahamak mo. So, tapusin natin ang ganong klaseng norm na, okay, pag Pinoy ka, mahilig ka sa libre, download ka ng pirata. No, let's end that. Iwasan natin yon na mag-download tayo ng pirata. Bukod sa ganong klaseng security, ayun yung pinaka-lesson natin. So, recap lang tayo, no? Nalaman nyo ngayon kung paano na mag-hack ng webcam and ng microphone and ng computer and yung sa pamimirata. Nalaman nyo kung anong meron doon. So, ngayon, paano nyo isi-secure yung sarili ninyo? Again, nasabi ko na sa inyo. Para kay Architect Oliver, sana meron siyang napulot dito na pwede niyang gawin, no? And dyan sa mga tao na nanonood ngayon, sana naging aware kayo and sana nabuksan yung isipan ninyo na posible talaga yon. Posible talaga siya, guys. Sana ngayon, magdoble ingat na tayo. Yung mga laptop ninyo, lagyan nyo ng pangharang. Kahit yung phone ninyo, guys, lagyan nyo ng pangharang dun sa... Kasi pwede rin yun sa phone. Ang gagawin naman is APK na malware. Tapos i-install mo. Yung mga may hilig dyan na mag-install ng mga APK na labas sa App Store, labas sa Play Store, then prone ka dito. Okay? Possible, marami nang nag-i-spy sa inyo. Lalo na yung mga nagda-download na mga mode, mga pirata na mga APK. So, prone kayo rito. And para doon sa mga gumagamit ng mga wireless keyboard, if ever na isa doon yung mga brand nyo, bilhin na kayo ng bago. Sana marami kayong natutunan ngayon. And if ever na meron kayong mga tanong o gustong i-video natin next, comment down below lang. So ito yung mga nanalo, no, nung ano natin, paraffle natin sa Cryptors Hacker Manual na book. Unang panalo natin si Axel Delgado. Pangalawa na panalo is si Carl Vincent Diktaan. Pangatlong panalo, si Michael B. De Jesus. Pangapat is si Jarvis Teddy. And panglima, si Clarence Edoria. And ito yung mga shoutout. Shoutout kay Nick, kay Kate Tupas, yung mga supporters natin. Si Ivan Mark, Simon Joseph Fariscal. Ayun guys, if ever na meron kayong natutunan, share nyo tong video na to para maging aware na sila regarding their microphones and webcams. And if ever na may kakilala kayo na hindi pa rin naniniwala na posible yon, pakita nyo lang tong video na to. And ayun guys, see you in our next video. Subscribe and like and share.